Pinakabagong Huawei Watch Fit 3, ang tinaguri ang Apple Watch killer na inantabayanan ng marami. Huwag na tayo magpatumpit-tumpit pa, 6 kyaw ang isa. Sa box, syempre may laman na smartwatch, isa lang. Ganito ay itsura niya, ayos, premium na premium. Solid yung build niya, may kasamang charging cable, walang power adapter, manual at mga booklet-booklet. Gamitin na natin agad, isa-isahin natin lahat ng kayang gawin nitong smartwatch na to. Okay, home screen. Nice, ang ganda oh. Oh, smooth. May haptic feedback siya, ewan ko lang kung kuha. Ayun. Ayun lahat ng apps niya. Okay, isa-isahin natin lahat yan. May flashlight siya. Pwede palitan ng kulay. Palitan ng party-party. Next. Notification. Okay, so andito lahat ng mga notification. Health, fitness, tracking alerts. Viber, Instagram, Messenger. Lahat ng social media na nakakabit. Pati SMS message. Andito. Stress level monitoring. So, chine-check din niya kung kailangan ba natin kumalma. O, ayos. Next, weather. Typical weather app. Daily early forecast, kung maaraw or uulan, baka walang pasok bukas. Ayos yan. Find phone. Okay, phone finder. Ayan, pinapatulog niya yung cellphone pag di mo mahanap. Di mo lang sa Manila pag. Stopwatch. Okay, may stopwatch siya. Pulse wave arrhythmia. Okay, ano to? Is okay. Anong klaseng health tracking app to? Beats pulse wave arrhythmia analysis. Okay, abnormalities ng heartbeat siguro. O yun, i-check na lang natin kung ano exactly. Next, music. So may music player siya. Pwede tayong play ng music. Pwede rin daw sa Spotify to. Di ko lang pa natatry pero ayos din yun. Next, sleep. Wala pa siyang laman na records pero pwede iset ng auto or pwede ring iset manually kung anong oras ka natutulog. Ito yung tracking ng sleep quality. Another fitness or health management app. Workout status after running. Okay. So kung ano man siguro yung currently active na workout na ginagawa mo, dito mo siya matatrack. Compass. Alarm. Okay. Typical alarm app. Parang sa phone lang din. Calendar. Okay. So, nakasync siya sa calendar app ng phone. Workout. Eto. Eto na siguro yung isa sa pinakamalawak na feature tong smartwatch na to. Courses and plans. Fitness courses. Tignan lang natin. Isang mabilis. Oh, so meron kang ano, Zumba instructor dito. start testing natin. First move, oh. Dynamic upper back stretch. One set is 20 seconds. 3, 2, 1, go! Okay, parang pati sets tsaka reps, igaguide ka niya. Next. Okay. Ayos to. Ayun, hindi na natin iisa-isahin pero basically andito yung workout feature niya. Next, activity records. Ano to? Oh, so, andito siguro yung, oh, okay. Ito yung mga pwedeng iset na goal siguro kung gaano karaming calorie, ilang oras mo, target na mag-exercise for the day. Ito, stand. Okay, stand reminder siguro. Send siya ng reminder kung kanina ka pa nakaupo, tayo ka naman daw. Siguro pag nakompleto mo na yung nakaset na goal for that particular parameter, mapupuno siya. Calorie, exercise, stand. So, ayan yung counter niya. Activity record. So, andito. Heart rate. Ayun. So, may heart rate. Ang tawag? Tracking or measuring record or tracking ng heart rate. Settings. Laktawan natin yan kasi dito tayo sa mga main features. Health clovers. Ano to? Zero task completed. Ah, okay. Gising. Inom tubig. Step counter, pati yung sleep. Parang ano siya, tulong na makapag-develop ka ng habit na maganda. Tignan nga natin sa app. And dinownload ko na nga pala yung app sa phone.
So andito rin yung karamihan ng mga nadaanan na natin kanina. Ayan, yung heart rate, stress level, blood pressure. Okay, so meron din pala noon. Doon tayo sa health clovers muna. O, so may step counter na ba to? Oh, so ayun nga, pwede kang mag-edit ng task kung ano yung mga gusto mong iset na healthy habit routine. Uminom ng tubig, magbawas ng timbang, huminga, syempre napaka-importante niyan. Step counter and sleep. Ayun, so nakaset siya daily. Okay. Ito nga pala yung app. Balik tayo dito. Saan tayo huminto? Health Clovers. Next, call log. Okay, so yung call logs na nasa phone mo, pwede rin na-access dito sa watch. Pwede nga pala tumawag gamit tong smartwatch na. Hello? Hello. Kain ka na ba? Next up, Stay Fit. Parang kamukha to nung activity records kanina, pero burn calories. Calorie intake, tama o? Calorie intake. Check natin sa app. Ayun, so sa app, i-input mo lang kung ano siguro yung kinain mo, tsaka kung gaano karami. Enter food name, burger. Okay, oh. So ayos, oh, pati, ayos ah, pati tatak ng burger meron, pero ayun. Pwede mo iset kung gaano karami yung kinain mo, add mo dyan. Pwede ka rin maglagay ng mga custom entries, tulad yan, dinagdag na lang yan. Ayun, so kung ano yung mga pinagkakakain mo, lista mo lahat dyan. And then, enter mo siya as breakfast, lunch, dinner, for the week, for the month, for the year. Talagang matatrack mo yung buong weight management mo. Calorie burnt and calorie intake. Nice yun. Next, SpO2. Pulis ba to? Or, okay, heart rate. Ayan. Blood oxygen saturation. O, yun pala ibig sabihin SpO2. Okay. Workout records, wala rin pa. Mga workout routines natin, andyan. Pwede mong balikan na track. Next, MCash. Okay, ito, hindi pa natin na-set up yung app, pero ito malamang yung contactless payment feature niya. Cycle calendar. Malamang to, pan-track ng menstrual cycle. Hindi ko alam kung paano i-demo to. Cycle calendar. Then, remote shutter. Hadukin. Pati video kaya. Okay, ayan, recording. So, shutter control ng phone. Breathing exercise. Breathing exercise. Contacts, hindi ko pa inat sa atin, pero yun yun. Timer, countdown timer. Okay. May stopwatch, may countdown timer. Ayun. Ayun lahat ng apps niya. Galing dito, pag sinwipe down, parang sa phone din or sa laptop. Ayan yung mga quick access niya. Pag swipe up, andyan yung mga notifications, messages, calls. Swipe left, yung mga custom cards, ayan, mga nadaanan natin kanina. Pwedeng i-customize kung ano yung mga nakalagay dyan. Tapos, swipe right is weather, tsaka music player. O nga pala, may button siya dito. Down button. Oh, so ngayon nakalagay siya sa workout, pero pwede siyang palitan. Lahat ng mga dinaanan nating apps kanina, pwedeng yun yung naka-assign doon sa button na yun. Yung watch face, ayan, sobrang daming pamimilian ng kung ano yung naka-display dito na gusto mo. Ito yung mga free. Tapos, syempre, meron din yung, ayan, top paid. Ayan, ang gaganda. Yung strap, napapalitan, napakadalitang galing. Tapos, sobrang dami ring design na mapagpipilian. Water resistant, abot ng 7 to 10 days ang isang full charge, depende sa gamit. Mga isang oras lang na charging, full bat na. Yung Apple Watch SE, halos maghapon lang tumatagal ang isang full charge. Mas manipis, mas magaan, pero solid pa rin yung build. Mas maraming workout modes. Lamang din sa health management features, pati display, higit sa lahat, cross-platform. Pwede sa Android or iOS, unlike sa Apple, or iPhone lang. Kaya siya nabansagan na Apple killer sa hanay ng mga smartwatches. Tapos yung presyo pa, isang Apple Watch SE, dalawang Watch Fit 3 na may sukli pa.